gawin nyo sa iba ang gusto nyong gawin nila sa inyo. So yan po mga kapatid, ang napakagandang mensahe po ng Ebanghelyo natin ngayon na mababasa po natin sa Luke chapter 6 verse 28 to verse 27 to 38, no, na kung saan ito po ay patungkol sa bahagi pa rin, no, ng Sermon on the Plain, no. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagturo doon, no, sa patag sa maraming tao at maraming mga talinhaga, no, at mga aral ang kanyang itinuro. At bahagi po ng kanyang pagtuturo ay ito pong tinatawag din natin or familiar sa atin na golden rule, no, na kung gusto mong gawin nila sa inyo, no, gawin mo sa iba, no, ang gusto mong gawin ng iba sa iyo. Or let's say na huwag mong gawin sa iba, no, ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. So, ganun po ang itinuturo or binubuod ng Ebanghelyo natin ngayon na patungkol talaga sa napakagandang mensahe ng dapat na maging respond natin, no, doon sa mga taong nakakasalamuhan natin sa bawat araw. At dito nga po itinuturo din ng ating Panginoong Jesucristo ang una, no, unang aral sa gospel po in Luke chapter 6 verse 27 to 38, una ang pagpapatawad, na kung saan ipinapakita po dito na kahit gaano pa kalaki ng kasalanan ng ating kapwa-tao, ng mga kilala po natin sa buhay, ng mga mahal po natin sa buhay, kahit gaano pa kalaki, ay pinapakita po dito sa gospel na dapat mahalin natin ang ating mga kaaway. Tinuturo po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na kahit gaano pa, no, kalaki ng kanilang nagawang kasalanan, kahit gaano pa yan kalaki, ay tinuturo po sa atin ng Diyos mismo na dapat mahalin natin ang ating mga kaaway. Dahil po, ginawa din po yan ng ating Panginoong Jesucristo, di po ba? Noong ipinako siya sa krus, noong ipinagkanulo siya doon sa mga Romano upang patayin sa krus, ang kanya pong tanging nagawa lamang ay sabihin na, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dito ay pinapakita ng ating Panginoong Jesucristo talaga ang tunay na ugali ng isang Kristiyano. Na ang isang Kristiyano ay nagpapatawad ng mga kasalanan kahit na ng ating mga kaaway. So huwag nating ituring ang ating mga kaaway na talagang karibal natin sa buhay, no? Huwag nating ituring sila na parang iba. Dahil again, no, ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi po nagturing sa kanyang mga kaaway kahit na ginawan siya ng hindi maganda, hindi mabuti. Tinuro pa rin ng ating Panginoong Jesucristo ang nararapat na maging response po natin sa mga taong gumagawa sa atin ng mga mali, no, nag-aabuso sa atin or gumagawa sa atin ng kasalanan. Yan pong maliwanag na dapat na maging response ng isang Kristiyano, maging ugali ng isang Kristiyano, ang mahalin mo ang iyong mga kaaway. So dito nga po, no, sa bahaging ito ng gospel in Luke chapter 6 verse 27 to 38, itinuro po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga tagapakinig, no, part on the Sermon on the Plain, na dapat patawarin yung mga kaaway. Well, marahil po, no, lahat po tayo dito ay may mga encounter na pagdating po sa mga taong hindi po nakagawa ng mabuti sa atin, mga taong nakasakit ng ating mga damdamin, mga taong nakagawa ng kasalanan sa atin. And of course, hindi po madaling magpatawad, no? Hindi po madaling patawarin ang mga taong nakagawa ng kasalanan, lalong-lalot na nagresulta ito, no, ng matinding epekto sa atin, nagresulta ito ng matinding pasakit sa atin. So hindi po ganun kadali, no? But then again, dito po itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo ang nararapat na maging ugali ng isang Kristiyano. Yes, marahil nga na hindi madali magpatawad, no, sa mga taong nakagawa sa iyo ng kasalanan. Marahil nga hindi madali, no, na patawarin sila, lalo na malaki ang epekto nito, no, sa iyo, no, ang resulta nito sa iyo. Well, itinuturo po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na wala din namang mabuting mangyayari, no, sa isang taong hindi nagpapatawad. Okay? So kung nais po natin na mapalaya din ang ating sarili sa galit, sa puot, no, sa paghihinagpis, no, sa masamang saloobin, i-let go din natin ang lahat ng mga nakagawa ng kasalanan sa atin, no, ng mga kasalanan na ginawa nila sa atin, na kahit na gaano pa yan kalaki, hayaan na natin dahil nangyari na, nagawa na. Ang tanging magagawa natin para sa ating sarili, no, ay patawarin ang kanilang mga kasalanan na nagawa.
Yes, marahil nga na tumatak na ito, marahil nga na nagresulta na ito ng malaking epekto, no? At hanggang sa ngayon, maybe ay sinasuffer pa rin, no, ng isang tao, sinasuffer pa rin natin ang mga nagawang kasalanan ng iba sa atin. Ngunit sa pagkakataong ito, marahil nga nandyan pa rin yung sufferings dahil mismo sa tayo'y hindi marunong magpatawad. Maybe dahil nga nandyan pa rin yung sakit na naramdaman natin dahil tayo din mismo ay hindi marunong magpatawad. So dito itinuturo po sa atin sa Ebanghelyo na ito, tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo na patawarin ang ating mga kaaway. No? Patawarin sila at hayaan na lang, no? Kung ano man ang naging resulta ng kanilang mga nagawa, nagawang kasalanan sa atin, nangyari na. Ngunit again, no? Ito po'y obligasyon din natin na patawarin sila. Diba? Sinasabi din po sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, kung gusto mo na patawarin ka ng Diyos, dapat marunong ka ring magpatawad. Kung gusto mong patawarin tayo ng Diyos, dapat marunong din po tayong magpatawad. So kung nais natin na patawarin tayo sa ating mga kasalanan na nagawa sa Diyos, pinapakita po sa atin, itinuturo po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na dapat ikaw din mismo ay marunong magpatawad sa mga nagkasala sa iyo. Yes, marahil nga na malaking kasalanan ng kanilang mga nagawa sa atin, pero may mas lalaki pa kaya sa kasalanan natin na nagawa sa Diyos, di ba? May mas malaki pa kaya na kasalanan na nagawa natin kaysa sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa atin, no? Kasalanan natin sa Diyos. Yan po ang maaring dapat nating isipin, no? Ng kasalanan natin ito, no, ay just small portion lamang sa mga kasalanan na ating nagawa mismo sa Diyos. Di ba? Naakala natin minsan matuwid ng isang tao dahil mismo sa iniisip natin na mas higit pa yung ibang tao na nagkakasala, no? Na nakagagawa ng kasalanan kaysa sa akin. Kumbaga, mas kinukumpara pa natin yung sarili natin sa mga taong gumagawa ng karumaldumal na kasalanan. Pero dapat nating isipin, mga kapatid, na ang mga kasalanan na iyan, ay again, no? Hindi pa rin tutumbas, no? Doon sa laki ng kasalanan na ating nagawa mismo sa Diyos. So dito ipinapahiwatig sa atin ng ating Panginoon na kung nais nating patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patawarin din natin yung mga taong nakagawa ng kasalanan sa atin. And part, no, ng sinasabi ng mensahe po ng Gospel in Luke chapter 6 verse 27 to 38 na dapat ipakita talaga natin ang pagpapatawad sa ating kapwa sa mga kasalanan na kanilang nagawa. Dito nga po, mga kapatid, no, hindi po yan for the sake na magampanan natin ang ating tungkulin, no, bilang isang Kristiyano na patawarin yung mga nagkasala sa atin, patawarin yung mga kaaway natin. But also for the purpose na kaya tayo nagpapatawad dahil una, tayo'y pinatawad ng Diyos. Pangalawa, para mapalaya din natin ang ating sarili, no, sa masamang epekto ng pagpapanatili ng sakit or ng sama ng loob sa ibang tao or lalong-lalo na sa ating mga kaaway. Diba? Yan po ang talagang pinaka-intensyon kung bakit po tayo nagpapatawad. Hindi po yan dahil sa kung anong rason, no, sabihin na natin that yes, that is part of the responsibility of a Christian, part of the characteristics ng isang Kristiyano, ngunit ito din po ay para sa ating sarili, no? Let your heart aches na palayain ka, no, sa mga sakit or masamang epekto na nadulot ito sa iyo. Palayain natin ang ating sarili sa sama ng loob dahil alam naman po natin na yung pagpapanatili ng sakit ng loob na yan, no, sa mga kasalanang nagawa ng mga kapwa natin, no, ng ibang tao, ng mga kaaway natin, ay hindi rin naman makakabuti sa atin. So dito pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na kahit alam naman po natin na masigit po ang kanyang naranasan na pasakit, no, maraming mga kaaway siya, masigit na mga hindi magandang mga nagawa, no, sa kanya. Pero again, nagawa pa rin ng ating Panginoong Jesucristo na patawarin itong mga taong nakagawa sa kanya ng kasalanan. Yes, maybe dahil Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, pero again, yan po ay pag-iikayat din sa atin na kung nais natin na masunod talaga, no, ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga itinuturo, pinapaalala ko sa atin na dapat the way tayo mag-response, no, sa ating mga kaaway ay sa paraan
na pinapatawad natin ang kanilang mga kasalanan. Kahit na gaano pa yan kalaki, kahit na gaano pa yan, no, katindi ng epekto sa atin, no, epekto sa ating buhay. Pero again, ito din po yung magpapalaya sa atin mula sa mga, no, masamang epekto ng pagpapanatili ng sama ng loob, no, ng dahil sa mga nagawang kasalanan ng ating mga kaaway. Yan po yung napakagandang mensahe ng gospel natin ngayon in Luke chapter 6 verse 27 to 38. Pangalawa po dito, pinapakita din po ng ebanghelyo at tinuturo din po ng ating Panginoong Jesucristo na mahalin din natin ang ating mga kaaway. So kaya niyo po bang mahalin ang inyong mga kaaway, mga kapatid? Part po ng hamon dito, no, ng mensahe po ng ating Panginoong Jesucristo, mahalin mo ang iyong kaaway. So sino kayang tao, no, ang kayang mahalin ang kanyang kaaway? Di po ba? As human as we are, no, sa pagiging tao natin, of course, nakagawa na sila ng sama ng loob sa atin, naka-cause na, no, ng pain, no, ng hinanakit, ng sama ng loob sa ating sarili, pero dapat pa pala natin silang mahalin. Diba? Dapat pa pala nating ipakita ang ating pagmamahal kahit na mismo sa ating mga kaaway. So, kaya ba natin yon, no? Bilang isang Kristiyano? Yes, we go on the fact na tayo po'y mga Kristiyano, no? At again, parte ng pagiging isang Kristiyano ang mahalin mo ang iyong kaaway. Dahil nga po, ginawa yan ng ating Panginoong Jesucristo at itinuturo po, no, kahit ni San Pablo na dapat gayahin natin ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ganun din po ang dapat natin gawin. Mahalin mo ang kaaway mo, kahit na mahirap, kahit na masakit, kahit na napakatindi ng epekto ng kanyang mga nagawang kasalanan sa atin, pakita pa rin natin ang ating pagmamahal. Because that is, again, no, part ng nais ng Diyos para sa atin. Yes, as human as we are, no, kung ibabatay lamang natin ang ating pagmamahal sa ating sarili bilang isang tao, marahil na mahirap nga po yan. Diba? Sabi nga ni Sister Glazel, mahirap po, pero sinusubukan. Tama po yan, no? Mahirap sa ating part bilang isang tao. But then again, because we are Christian, no? Tayo po'y tunay na Katoliko, practicing Catholic, tinuturo po sa atin ang nararapat na maging ugali ng isang tunay na Kristiyano, tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mahalin mo ang iyong kaaway. Huwag po natin gamitin, no, ang kakayanan natin bilang isang tao. Marahil nga, nahihirapan po tayo sa pagmamahal sa ating kaaway dahil yung ginagamit po natin ay ating kakayanan bilang isang tao, sa limitadong kakayanan ng isang tao. Pero kung gagamitin po natin, again, no, ang kapangyarihan ng Diyos, no, na nasa sa atin, kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa bawat isa sa atin dahil sa, again, no, by virtue of our baptism, hindi po magiging mahirap. No? We are guided, no, ng Holy Spirit, no, ng Diyos, para tayo po ituruan ng nararapat na gawin, nararapat na response natin sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa atin. At with that, ang pagmamahal po sa ating kaaway ay hindi po magiging mahirap. Mahirap sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, yes, pero sa atin po, no, ng mga Kristiyano, ng mga sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po ito magiging mahirap. Sabihin na natin, no, yes, kung titingnan ko lang ang kaaway ko at sasabihin na dapat mahalin siya, magiging mahirap ito. Pero kung titingnan po natin ang Diyos sa mga ginagawa po natin, kung titingnan po natin ang Diyos na sa paraan ng pagmamahal niya sa mga kaaway niya, magagawa po natin, no? I-focus po natin ang ating sarili doon sa paraan kung paano po ginagawa ito ng ating Panginoon. Sa kung paanong paraan na ipinapakita ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga kaaway. So kung yan po ang way ng ating ginagawa upang mahalin ang ating mga kaaway, pasasanmat makakaya din po natin na mahalin, no, ang ating mga kaaway. Kung kaya ng ating Panginoong Jesucristo, di ba, sa kanyang pagiging tao, no, nung pumunta siya dito sa mundo, hindi po yan nababago.
again, likas na tao, tunay na tao ang ating Panginoong Jesucristo. Nung, again, ginagawan siya ng kasalanan ng iba, sinasaktan siya ng iba, at nararamdaman niya rin po yon. Pero sa ganong paraan pa rin, na ipakita ng ating Panginoong Jesucristo na dapat mahalin mo ang iyong kaaway. So, tayo din po, no? Tayo'y likas na tao, likas na mahina rin, at sa ganong paraan na ginawa na ipanakita ng ating Panginoong Jesucristo ay maipapakita din natin at kaya nating gawin na mahalin natin ang ating kaaway. Yan po ay isa din, no, sa mensahe ng gospel natin ngayon. Kaya ba nating mahalin ang ating kaaway? Yes, kaya natin sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, kaya nating mahalin ang ating mga kaaway. Huwag po nating iasa sa mahinang kakayanan natin bilang isang tao. Huwag po nating iasa lamang sa ating sarili. Kung iasa natin po ito sa Diyos, kung iasa po natin ito sa, again, no, sa kabutihan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, makakaya po natin itong gawin. Hindi po magiging madali, pero again, sabi nga ni Sister Glacel, yes, susubukan. Dahil maglalaon din, no? Sa pamatagalan, magagawa din natin at masasanay din natin ang ating sarili na kahit na sinasaktan na tayo, binubugbog na tayo, kahit na ginagawa na tayo ng hindi maganda ng ating mga kaaway, no? Maipapakita pa rin natin ang pagmamahal dahil yan po ang nais ng Diyos sa atin. At dito rin po nagpapakita, no, ng pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang talagang nature ng isang tunay na Diyos. Marami po kasi dito sa mundo na nagpapakilala ng mga Diyos. Pero, naku po, pag nagawa ng kasalanan, no, pag nagawa ng hindi maganda, pag nakagawa ka ng hindi mabuti, buhay mo na ang kapalit. Diba? Kamatayan na agad. Pero dito po ipinapakita ng ating Panginoong Jesucristo na ang pagpapatawad pa rin, ang pagmamahal sa mga taong kahit na nakagawa ng hindi maganda, kahit na nakagawa ng kasalanan, ipinapakita pa rin, mga kapatid, yung nararapat na maging ugali, no, ng isang tunay na Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, no, na mahalin ang ating mga kaaway. So yan po ang dalawang mensahe, no, ng gospel natin ngayon, Luke chapter 6 verse 27 to 38. Kung nabasa po natin ito, una, ang pagpapatawad sa ating mga kaaway, sa mga kasalanan na nagawa ng ating kaaway. At pagkatapos na mapatawad po natin sila, ipakita din po natin ang pagmamahal sa kanila. Yan po talaga, no, ang challenge sa ating mga Kristiyano. Mahirap kasi pagdating sa usapin na mga kaaway ng involved, no? Pero again, as human as we are, magiging mahirap nga. Pero sa kapangyarihan po ng Diyos, sa biyaya po ng Diyos, kapag idinadaan po natin ito sa Diyos mismo, hindi po ito magiging mahirap. Magiging madali po ang lahat ng bagay kapag inaasa po natin ito sa Diyos, no? Kapag inaasa po natin ito sa awa ng Diyos. Kung nais po natin na mapatawad din tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, sinasabi nga natin Panginoong Jesucristo na dapat marunong din tayong magpatawad ng kasalanan sa mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan. So isa po yan sa mga binubuod po, no, ng pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo, no, still part of the Sermon on the Plain, ang pagtuturo niya nito na dapat mahalin natin, no, dapat mahalin natin itong ang ating mga kaaway. So yan po ipinapakita at itinuturo po ng ating Panginoong Jesucristo na nararapat na maging ugali, no, ng isang Kristiyano, ng isang tunay na Katoliko. So if you are practicing Catholic, no, hindi na lamang po nagtatapos dyan sa pagsunod sa mga lituntunin sa loob ng simbahan, pero dapat buksan din natin ang ating sarili, no, sa nararapat na buhay, no, bilang isang tunay na Katoliko, no, ang isinasabuhay talaga ang aral at turo, no, ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na, no, sa mga mahirap na sitwasyon, kahit na ito pa'y patungkol pa sa ating mga kaaway, kaya natin gawin dahil alam natin na ito po ay nais ng Diyos na gawin natin, nais ng Diyos na dapat isabuhay po natin. So dito rin po ay pinapahiwatig sa gospel ang tinatawag din nating golden rule, no? I don't know if you're familiar, di ba, ng golden rule. Pero ito din po ay tinuturo din ng ating Panginoong Jesucristo na gawin mo sa iba ang nais gawin mo ng
gawin mo sa iba, no, ang nais gawin, ang gawin mo ng iba, no, sa iyo. So yan po ang isa sa mga turo din natin Panginoong Jesucristo, no, gawin natin sa iba ang nais din gawin ng iba sa atin. Kung ayaw natin na masaktan tayo ng iba, huwag din natin silang saktan, no. Kung ayaw natin na pakitaan tayo ng iba ng hindi maganda, huwag din natin pakitaan sila ng hindi maganda, di ba? Kung nais nating tulungan tayo ng iba, pakita din po natin na tayo'y tumutulong din sa kanila. So huwag natin hayaan, no, na again, no, mamuhay sa ating puso, no, yung pagiging selfish. Pero itinuturo po dito ng ating Panginoong Jesucristo ang nararapat na maging buhay din ng isang Kristiyano na dapat fair lang, no? Itinuturo natin sa iba, ginagawa natin sa iba ang nais din natin na gawin ng iba sa atin. Diba? Golden rule, yan po ang nais din ng ating Panginoong Jesucristo. So, dito rin natin maipapakita ang pagmamahal sa ating kapwa, no? Nasusunod natin ang two greatest commandments ng ating Panginoong Jesucristo. Una, ginagawa natin ang kabutihan sa ating kapwa, sa mga mahal ng Diyos, no, na siyang ating kapwa-tao. At ginagawa din natin ang pagmamahal, no, sa ating kapwa, pagmamahal na ginagawa din natin sa ating sarili. Di po ba? Yan po ang isa din sa mga utos ng ating Panginoong Jesucristo. Two greatest commandments of God, no, love God and love your neighbor, no, as yourself. So, sa pamamagitan po ng golden rule, maisasagawa din po natin ng maayos, ng mabuti, no, at magagampanan din natin at masusunod din natin itong kautusan ng ating Panginoong Jesucristo, the two greatest commandments of God, no. Kung pinapakita po natin ang kabutihan sa ating kapwa, pinapakita din natin ang ating pagmamahal sa Diyos, dahil ang mahal ng Diyos, of course, dapat pakitaan din natin ng gawan din natin ng mabuti, di ba? Mahal ng Diyos ang ating kapwa-tao, kaya dapat mahalin din natin ang ating kapwa. And so, sinasabi din ng ating Panginoong Jesucristo na dapat mahalin din natin ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. So, kung sa papanong paraan na minamahal natin ang ating sarili, no, tinetake care natin, di ba? Araw-araw ay gumagawa po tayo, no, ng ikabubuti ng ating katawan, ng ating sarili. So ganun din po, no, sa paraan na magagawa din natin sa ating kapwa-tao. Kung kaya po natin pakainin ang ating sarili at may makita po tayong ibang tao na hindi na halos makakain, nagugutom, no, yung mga kapatid natin na nasa gilid lamang ng kalsada, no, mga pulubi. So kahit sa ganung paraan din po ay makakaya din natin na mabigyan sila ng pagkain, ng inumin, because that is part, no, ng tinatawag natin na corporal works of mercy. Diba? Ang corporal works of mercy ay pagpapakita din po ng pagmamahal natin sa ating kapwa, no, na kagaya ng pagmamahal na ginagawa natin sa ating sarili. So dito nga itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo na dapat maging selfless tayo, no? Hindi tayo maging selfish, pero dapat maging selfless. Hindi natin puro sarili lamang, no, hindi puro sarili lamang yung iniisip mo, no, hindi lamang puro sa kapakanan ng iyong sarili, kundi sa kapakanan din mismo ng iyong kapwa-tao. So kung lahat po tayo ay nag-iisip ng ganon, di ba, kung lahat po tayo ay nagsasagawa ng pagmamahal sa ating kapwa, I don't know kung magkakaroon pa ng mga crimes, no, magkakaroon pa ng mga gulo, magkakaroon pa ng mga alitan, hindi na siguro, di ba? Dahil kung lahat po tayo ay nagmamahal, no, sa ating kapwa-tao, pinapakita po natin ang ating pagmamahal sa ating mga kapwa-tao, malabo po na mangyari pa, no, ang kaguluhan. Malabo po na mangyari pa, no, yung mga labanan, no? Dahil, again, lahat po tayo ay nagmamahal sa ating kapwa at lahat po tayo ay komportable sa buhay. Diba? So maybe, yan sana ang nais, no, ng pagiging isang Kristiyano. Pero again, no, we go on the fact na yung katotohanan talaga na ang tao, no, kapag nakatuon lamang sa ating sarili, no, doon lamang tayo nakafocus sa interest natin,
magiging malabo talaga, no, ang mga bagay, lalong-lalo na kahit itong tinatawag natin na golden rule, no, na ang paggawa ng mabuti sa iba, no, kung nais natin gawan din tayo ng mabuti ng ibang tao. Magiging mahirap nga yan kung sarili lamang natin ang ating iniisip, kung hindi natin kayang ipakita ang pagmamahal, no, sa ating kapwa. Pero again, no, it's because we are a Christian, no, we follow the will of God, no, ang katuruan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po yan magiging mahirap. At yan po ay magiging madali lamang sa taong talagang tapat, no, sa kanyang tungkulin bilang isang tunay na Kristiyano. Di po ba, mga kapatid? Sabi nga dito ni Brother Prutasha, no? Amen, Brother. Ayan, God bless po sa inyo. Sabi nga ni Brother Glizel, ayan, medyo traffic pa ngayon, kaya nakakabasa ako ng mga comments. Brother, sama mo naman po ako sa iyong mga panalangin. Maraming salamat po sa mga payo. Malaking tulong po para sa akin. Dagdag kaalaman at sabay din ang pagninilay po. Ayan, yes, we're praying po sa iyo, Sister Glizel, na sana po ay gabayan po kayo ng ating Panginoon at dagdagan pa po ang iyong pananampalataya upang malampasan po ang lahat ng mga pagsubok na ito sa buhay. No, ipanalangin po natin, ipanalangin po natin ang lahat na sana po ay huwag po tayong pabayaan ng Diyos, no, lalo-lalo na sa ating pakikibaka, no, hamon sa buhay na ito, na lahat po tayo ay of course nagnanais din, no, na ng kagandahan sa buhay. But then, no, hindi natin maiiwasan talaga yung mga pangyayari, no, na minsan hindi talaga maiiwasan na magkakasakit yung isang tao, no, may kaguluhan sa pamilya, may problema sa trabaho, no, sa negosyo, at kung ano man pong ating pinagdadaanan, parte na po yan, no, ng pagiging buhay natin dito sa lupa, no, pero huwag po natin kalimutan na ang Diyos pa rin, no, ay handang tulungan tayo sa kung papaanong paraan na gusto tayong humingi ng tulong sa Diyos. Ako po, mas higit pa ang Diyos na handang tumulong po sa atin. Mas higit pa ang Diyos na nais tayong tulungan sa mga hinaing natin sa buhay. No? So, huwag po natin kalimutan, magdasal po tayo parati. And also, let's ask, no, Mama Mary, na tulungan din po tayo. At alam naman po natin, no, na kapag si Mama Mary na ang tumulong at talagang humingi ng favor, no, sa ating Panginoon, at mabibigyan talaga, no, ng sagot ang ating mga kahilingan, ang ating mga panalangin. So, yan talaga ay napaka-importante. Marami tayong kakampi sa ating pananampalataya. We have also all the saints in heaven, angels, no, para tulungan po tayo sa pakikibaka natin dito sa mundo. So, pinalangin po natin ang bawat isa, because again, that is part, no, of our obligation being a true Christian, ang magdasal sa bawat isa. No, God bless po sa inyo, Sister Glizel, at sa iyong pamilya. Yan, sana po ay gabayan po tayo ng Diyos parati, no. Hello po sa inyo, Sister Erlenda Brioso, always rosary every day, bro. That is the answer. Tama po 'yan, kapatid, no. Ang rosary again sa mga kapatid natin, parang binabasa rin po natin yung buong Biblia kapag nagro-rosaryo po tayo. Kung nais po natin na malaman yung buhay ng ating Panginoong Hesukristo, buhay ni Mama Mary, ang pagro-rosaryo po ay isa sa mga paraan na maaari natin gawin, dahil again, no, dito na po parang binubuod na yung mga nangyayari sa Biblia. At sa ganong paraan po ay nagkakaroon po tayo ng reflection, no, na sa naging buhay ng ating Panginoong Hesukristo at ni Mama Mary. So, always pray, no, the rosary, no, napakahalagang panalangin po yan na maaari natin gawin. And also, that is our weapon, no, against the attacks of the evil one. Alam naman po natin yung kapangyarihan ng panalangin na rosaryo. Talagang ayaw ito ng ating kalaban, no, sa, of course, kagaya nga ng sinasabi ni Father Amort, no, na kilalang exorcist doon sa Vatican, no, one Hail Mary, no, is a dagger to the head of the serpent. Isang panalangin lang po ng rosaryo, no, parang inaapakan na yung ulo ng ahas, no, yung diablo. So how much more kung nagpipray po tayo ng rosary, maraming Hail Mary po diyan, no, yung ating binabanggit, maraming Hail Mary ang ating ginagawang panalangin. So yan po, mga kapatid, ay ako po, bugbog na talaga yung diablo sa
panalangin natin na rosaryo. So walang diablo na makaka-withstand no sa panalangin ng rosaryo, dahil talagang napakainit sa kanilang pandinig, no? Talagang masakit sa kanilang tainga ang panalangin ng rosaryo. At dahil mismo kakampi po natin si Mama Mary, na talagang karibal na kalaban po ng diablo, kahit na marinig lamang ang pangalan ni Mama Mary ay takot na sila. So huwag po natin na kalimutan, no, ang ating mahalagang kakampi, no, si Mama Mary, sa ating pananampalataya din, no? Yan po ay maaari nating gawin, no, sa ating buhay araw-araw. So hindi naman po makakapag-consume, no, ng isang oras yung panalangin na rosaryo. Well, kaya po natin maglaan, no, ng kahit 30 minutes lamang, no, araw-araw sa pag-pray natin ng rosaryo. So hindi po yan magiging mahirap. Lalong-lalo na kung tayo po mismo ay may mga hamon na kinakaharap, may mga pagsubok na kinakaharap, at may mga kahilingan sa Diyos, always pray the rosary, no? Napakahalagang parte, bahagi po yan ng pagiging isang tunay na Kristiyano, ang manalangin parati sa Diyos, di ba? Kagaya po ng tinuturo ni San Pablo, pray without ceasing, no? Walang humpay na panalangin, no? Walang tigil na panalangin, pray and pray and pray. So, at the end of the day, magkakaroon po ng resulta yung mga hinihingi po natin sa Diyos, no? Magkakaroon po ng sagot. No? Hindi po ba, Sister Linda? Hello po sa inyo, Sister Charity. Good morning din po sa inyo. Ayan, kag Satanan. Ayan, good morning din po. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Sister Lynn Asilo, good morning din po sa inyo. God bless po. And have a blessed day to everyone. Ayan. So, gabayan po nawa tayo ng Diyos. No? Kawaan po tayo nawa ng Diyos sa ating paglalakbay sa mundong ito. Sana po ay tulungan tayo, no, sa ating mga kinakaharap na hamon, no, sa araw-araw. Okay, so maraming salamat po, mga kapatid. At again, no, thanks God, at safe po tayo na nakarating sa ating trabaho. At ito nga po, mga kapatid, ay naghahanap pa tayo ng parking area. Ayan. So medyo marami na nagpa-park. Alright, so okay. Okay, so maghanap muna tayo ng magandang parking lot dito, no? Ayan. Okay. So, kahirapan talaga ngayon, no? Kapag morning. Ako, paunahan ng parking lot. So, good morning po sa inyo. Hello po, no, Sister Linda ng mga kaibryoso. Ayan. Oh yes po, 22 minutes only every day yung rosaryo, di po ba? So, 30 minutes, di ba? Mas matagal pa po tayo maglaan ng oras kapag gumagamit po tayo ng cellphone. So, ganun din po sa rosaryo. Hindi rin po yan magiging mahirap, no? Okay. Hindi rin po yan magiging mahirap sa atin kapag magdarasal po tayo ng rosaryo. So, always pray the rosary. Napaka-importante po yan. Ang malaking magagawa po yan sa ating pananampalataya. So, ayan. Buti na lang nakakita tayo ng magandang spot dito. Okay. So, buti na lang nakakita pa tayo ng magandang spot dito, no, mga kapatid. At salamat, at hindi tayo late, no? It's 7:24, at so pa naman yung ating time in, no? So makakapag-agahan pa tayo dito. So ito na lang yung always ang ginagawa natin. Hindi na kami kasi makakapagluto, no, sa aming boarding house. So dito na lang sa eskulahan, marami ka pang pagpipilian, no? At hindi ka pa hahabulin, no, sa wala ka pang habulin na oras. Hello po sa inyo. Ayan, Sister Glizel. God bless din po sa inyo. Ingat din po sa inyo. Sister Silva Roa. God bless po. Brother Noel Mujico, no? God bless po sa inyo. Brother Aurelio. Sister Julie. Brother Irvin. Hello po sa inyo. Brother Rudel. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At naway gabayan po tayo always ng Diyos sa araw-araw.
At God bless din po sa inyong mga trabaho dyan, no? Kung ano man po ang ating kinakaabalahan, no? Araw-araw. Sana'y gabayan po tayo always ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. God bless po sa inyong lahat. At ipanalangin po natin ang bawat isa. Mali po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Ecclesia, si Diyos po ang lahat ng kapurian. God bless po sa ating lahat.